Welcome back to Millennial TV. And just like Euluvye said, we will go deep in our minds sa segment natin ngayon. Yes, more or less, we have established that beauty is just one of the factors that attracts us to another person, and that personality, your interests, and your beliefs in life makes us beautiful inside and out. O, diba? Pang Miss Universe. Yes, number. So, rightly so, even contestants in beauty pageants win or lose the basis of their answers. Dun sila, it's either, yun yung make or break sa kanila yun, para manalo. Tama. So, maybe we can talk about, can beauty do only so much for a person? Or does it make, or does it, will it help you get through the first step in job hiring process? Or personality or something? Kasi parang, yun yung mga inisip natin eh, parang we learn so many things from school or from yes. kung saan saan pang sources. And then once you arrive doon sa interview Mm-mm. process na, because you don't meet the physical or the appearance na parang hinahanap yes. nila, parang hindi na nagmamatter kung ano pa yung substance mo or kung ano man yung mga background mo, di ba? Siyempre, at first you need to look like maging presentable ka, di ba? Yeah. Siyempre, yun talaga yung una, presentable. Next, kung paano ka sumagot. Yeah. Sobrang kutang-kuta na ako sa mga interviews yeah. na yun eh. Siyempre, importante talaga yung sasagot ka ng maayos, yung alam mong may alam ka talaga. Yes. Research about the yes. company. Yes, oo. Oh, oh. Kasi baka yung isip nila parang, ang ganda-ganda, tapos bilang tinanong ka, wala kang alam dun sa job na oh, oh. Pero meron pang una dyan eh, di ba? Bago ako pumasok ng room para mm-hmm. sa interview, bago makita yung appearance mo, meron yeah. silang unang ino-observe minsan. Yung nakapila ka pa lang sa labas, yung paano ka umupo, yeah. paano ka tumayo. Ah, okay. So, para siyang Big Brother, yung may CCTV sila, may camera yes. na. Kasi chinecheck na nila yung behavior mo doon. Kasi syempre, best foot forward ka whenever you arrive sa interview room, di ba? Pero nakita nila kung paano ka. And ito, tip ko to ha. Whenever you arrive somewhere, especially kung parang first time mo sa job, yes. first time mo sa interview, first time mo sa isang racket or gig, be nice to the people there. Yung mga staff, security guards, yes. crew. Kasi, if, you know, like, stuff happens, they will help you. They will have your back. Tama. Pero kung nagtaray-taray ka doon, feeling celebrity yes. ka, or pag-VIP ka na, or feeling ka-attitude ka, they will love to see you fail. Kaya yun, tip ko yung, I mean, get be their nice name. Be talaga. Nice talaga. Number one yun. Parang, minsan test yun eh, di ba? Yeah, test yun. May kita na nila yung kung paano mo trinit yung janitor, yung, di ba, mga staff, security guards, kung taray-taray ka. Kasi, parang, if you're trying to work dun sa company na yun, tapos may attitude ka na, ay nako, ako parang no matter how attractive you are, no matter how intelligent you are, if you're very hard to work with, no. Tama. Nothing will happen. I mean, you don't deserve to be there, gano'n. Tama, totoo ka dyan. Yes. Okay. Ano yung feeling yung ano? Ito, may question dito. What is the most life-changing story for you? Na siguro mga based dun sa mga experiences mo. Sinabi mo kanina na reject ka nga based dun sa life-changing story. Producer na sinabi sa'yo, director, or casting? Kasi ako dati sa school, parang sinasabi nila good-looking. Pero hindi ko naman pinapansin. Pasok dito, labas dito sa kabila. Pero merong one time na ano, parang nakaupo lang ako sa hagdan. Mm-hmm. Tapos kinuha ako para doon sa parang pageant. Yeah. Yung kalaban yung iba't ibang course. Mm-hmm. So ayun, parang nagkaroon lang ako ng confidence nung nanalo ko. Nakuha okay. ko yung title. Mm-hmm. Yun. Pero after that, parang for me, history na lang siya. Okay. Parang hindi ko siya kinlame na nalalakad ako sa campus. Uy, pogi ako. Ah, okay. So hindi lumaki yung ulo mo? Hindi. Parang ano lang sa akin, parang life-changing lang na meron akong ganung title. Yeah. I think that's what makes people attractive, no? Yung hindi sila ma-ere or hindi nila alam na pogi sila. Oo nila, naman. No, yung mga ganun tao. Kasi kayo, yung mga tao yun, na uulit. Diba? Yung maselfie. Oo, natin maganda ka na. Yung parang... I-search mo sa Instagram, maano. Parang diba? Sa kanila pa nang gagaling na, uy, ano ako. Yes. Yeah. I think kasi validation should come from other people. Mm. Like, mm-hmm. sa mga dating apps, kung papansin ninyo ha. Ako kasi nag-dating app ako. So, good catch. Like, hello, good catch. Like, it's the fisherman who decides that if you're a love good catch, it. Not tama. The fish. Oo. Yes. So, very smart to, no? For sure, yung mga bio niya sa dating apps niya talagang swipe right ko to. I very ano ko sa dating apps. Like, diba? I mean, sabi nila, wait, may napanood kasi akong parang talks na sa dating app kasi, especially, di ba, swipe left, swipe right lang. So, kasi very faces, like face. Yes. That's your face. I mean, kapag nakita nila, oh, may dimple, cute, or matangang silong, whatever. Tama.
swipe right ka talaga. But based doon sa history nila ha, doon sa study nila, yung mga relationships na tumagal na nanggaling sa dating apps, ang common denominator nila ay mahaba yung bio nila at mahaba yung mga naging conversations. Kasi you know naman pag dating apps, it's very transactional. Parang, this girl is hot, this boy is cute, that's it, swipe, and then talk, and then meet. Kung ano nangyari, wala na tayong ano doon. Pero karamihan doon, that's it. Ano lang talaga, hook up. Hindi siya relationship, hindi siya naging connection, hindi siya naging parang friendship or naging romantic relationship na tumagal. Maybe because, feeling ko kasi parang you attract people based on the energy that you, ano ba ito, emit. Kasi kung medyo may pagka-flirty ka lang or talagang very superficial lang yung gusto mong profile doon. Hindi yun yung ipapakita sa yun lang din yung parang isip na, ano lang to, parang one-time thing. Alam mo yun? But, you know, hit it and quit it. But if you really want to, you know, attract people who are mature, who are ready for a serious relationship, I suggest you work on your bio. You mean just state there what you want, what you're looking for, what you think you deserve. So doon nila malalaman kung gusto mong into dating, serious time. Correct. Ganun siya. And then of course may quality na syempre but at first, 'di ba, like parang hey, where are you from? What do you do? Whatever. Pero kung yung relationships niyo kasi or yung mga conversations niyo are may quality talaga, yun daw yung mga tumagal yung relationships doon. So yun, importante yun. Kasi at first, may kita ka na, cute, kaysa swipe right ka. Uy, but, you know, the substance of the conversation is there. At saka, in fairness ha, ang dami kong kilalang, nagtagal talaga sila, pero nagkakilala lang sa dating app. Yes, you cannot really generalize dating app na parang, pang ano lang to, yung mga taong ano lang, desperate. As in, nagtatagal sila. Ano yung gusto mong kausap pala? Especially when you're in a not so good mood. You as ano daw, parang extrovert or expressive. Okay, kapag wala ako sa mood, parang ayoko yung matanong sa akin kasi hindi talaga ako na isang mood, tanong isang kulit, sagot, di ba? Parang tinatanong ako kung okay ka pero sasabihin mo na lang okay. At saka ewan ko, medyo bitch kasi ako. Kapag may mga attitude tayo when we are not in a good mood. Syempre hindi natin makokontrol yun. People are multifaceted. I tell you, parang not all good, not all bad. Yes. Kahit pasabihin mo na, bait-bait nga, tapos biglang may toyo or may topa, whatever. Not all the time naman good mood, tapos parang happy lagi, di ba? So, minsan pag may kausap ako, tapos madalda siya pa. Uy, wait lang, nandiyak ko yun. Drain. Parang nag-excuse ka na ito, lang. Yung social bad, ikaw, parang paano pag bad mood ka? How do you deal? Parang hindi naman ako na bad mood. Okay. Parang lalo ka ng bad. Parang hindi pa naman ako na bad mood. Parang same ng everyday. Talaga? Kasi chill lang. Parang lagi ka lang in the middle. Parang hindi super duper. Parang ayaw niya ng stress no? Parang bala kayo dyan. Yeah. Ikaw kasi, ba, M.A.? Ako kasi very extreme ako eh. When I'm happy, like, I'm super duper happy. Yes. Lang, so, parang pag-settle lang. Yung pag mga chill-chill lang, ganun, kaya lang. Ako kasi parang hindi naman siya sa pagiging plastic, but for me, it's diplomacy. Parang chill ka. Civilized. Kapag wala ka sa mood. Wala ka sa mood, civilized. Parang hindi mo naman babasa. Parang it doesn't warrant you, or it doesn't give you the right na maging parang super-duper basto sa tao just because wala ka sa mood. Kasi there are ways naman to avoid situations. Parang, yun nga, just don't talk, di ba? Like, or, di ba, sinabi mo na parang, huwag mo akong tanongin, wasa mo. Kasi syempre, you don't want to come across as parang... Meron kasi yung tao na pag bad mood, nadadamay niya yung iba, di ba? Yes. Or sometimes, they behave talaga na hindi naman nila gagawin yung kung nasaan sila. Yes. At saka, medyo vocal din ako. Pero with respect naman. Hindi yung bastos na... Yes. Kasama yun sa, kasama yun sa attraction for me. Kasi syempre, lahat, for example, ang ganda-ganda. Tapos bigla lang kita mo na, parang nakakategorize agad na, toxic naman to or lagi may toyo dahil lang pala bad mood. So, siguro na timingan mo lang si ate na ang ganda-ganda ni ate, that time bad trip na siya or sobra siyang in a bad mood si ate. So, natag na siya as ano to, suplada. Toxic, toyo. Meron tayong question. If you were to recreate yourself, what will you do to improve yourself better? Or will you change anything, both in your physical and personality sense? Okay. Parang pang Miss Universe. Kabugera if you were to change, ako hindi siya change eh. Improve yung word ko. Love parang it. You just want to really improve na may mga ma-realize ka as you mature, as you grow old, na parang, before pala napaka petty things lang pinapalaki ko. Or before tama. I don't talk
to people kapag na-offend na ako, di ko binovoice out yung sarili ko. Mm-hmm. I just cut them out, which is bad kasi syempre, 'di ba? Like, parang people deserve to, parang uso ngayon yung ghosting eh, 'di ba? Parang totoo. Guys, communicate if you feel that something is totoo, not to be working out anymore. Yeah. Iba tao parang they just block ko na to. Or, yeah, parang if the relationship really matters to you, you try yes, to communicate. Guys, please don't be rude. Voice out. Very okay yun yung vocal. Yeah. Yun yung akin parang gusto kong improve sa akin kasi before I very ano ko na, may mga narcissistic tendencies ako na parang, ah, if you're not with me, you're against me. And then, block ka na. Parang ganun. Kaya okay. Kakalimutan na kita forever. Ganun ako. And then, parang naisip ko. Walang tanong, walang question. Oo, oh, like, parang akin, parang, may mga moments din na ako naman yung toxic. So, parang, people deserve a chance as well. Yes. So, yun yung gusto kong i-improve sa akin when it comes to my personality. Naman, no? For looks, yung nabasa ko kanina, parang some people go to gym or ganun. Yeah. I think don't do it for other people, do it for yourself. Yeah. You just want to be healthy. Kasi yes. If you're trying to do it to be attractive, and then gumanda na yung katawan mo, hindi ka pa rin attractive for some people. Hindi mo pa rin nakukuha yung... Nasa mind mo na yun. Yeah, hindi mo pa rin na-attract yung crush mo. Hindi ka pa rin nakakuha ng 1,000 likes sa pictures mo. You will feel bad, you will stop. Mm-mm. Okay, so I think for me, self-growth talaga is very personal. It's a journey. Yes. Yeah. I agree with M.A. Ikaw ba, ano pa yung feeling mo? Gusto mo improve sa looks? Parehas naman tayo, improve din. Siguro, more on... Siguro yung personal, ano ko na lang din, attitude ko na... Hindi naman sa toxic, no? Oh, yeah. Pero... Minsan kasi medyo nagiging, what do you call this? Parang choosy, minsan demanding, na parang, entitled, hindi naman sa ganun, pero parang pag hindi ko feel yung tao, parang wala ako sa mood kasama, ganyan. Because you just know what you want, you know what yun, you deserve. You know what, may double standard dyan, kasi when guys are like that, parang, ang astig naman na ito yung personality niya, very ano to, kasi ano siya, established or whatever. Yeah. But when a girl is like that, bitch. Yeah. Diba? Like, parang ganun yung bias natin. Ikaw, may gusto ko pa bang i-improve personality na lang? Kasi looks parang perfect na. Siguro ano yung pa? Pagiging unresponsive. Sa text? Sa lahat. Like, for example, may, ano ba, hindi ko masabi, parang, halimbawa, may sinabi sa akin, parang hindi ako masyado nagre-respond. Parang hindi ako masyado nagre-react. Ganun. Okay. Parang alaman isang tanong, siya. Isang sagot ka lang. Ganun. Yes, ganun. Oh, hindi mo ako nire-replyan eh. Kachot! Hindi po tayo mag-flirt for today's video. Oh, may iba na isa pang person here. Sige. I think it's the last one. Kung okay. Iba ang gender mo, what type of person do you think you are? Do you think you still have the same personality? Naho, alam mo, feeling ko... Yung kilos ko kasi minsan para akong boyish. Boy. Eh. Yeah. Oo. Siguro carefree. Pwede akong maging lalaki. Oo. Yeah. Pag lalaki ka, what kind of a guy will you be? Bruce ko, gano'n. Saan gano'n? Ayoko. Wala. Yung ano lang. Gwapo lang. Chill. Oh. Feeling ko siya yung parang chill lang. Parang okay. Gwapo lang ako. Wow. hindi yung parang masyadong wala. Hindi yung gusto super ko yung mga lalaki talaga. Na very confident, parang secure with their masculinity. Ah, na parang when you throw them, you would trust them kasi they would hindi sila wala silang parang airy na para I'm a guy and then I'm attractive or ganun. Parang alam na nila sa sarili nila yung kung ano sila. Correct. How about you? Like, kung babae ka naman, Chris. Hindi ko ang ganda niya kung babae siya. Totoo. Same lang siguro. Ganun pa rin. Introvert ka pa rin. Yes. Quiet, reserved. Yes. Tapos, ligawin. Pero maraming hindi pinapansin. Ay, ganun ka. Yeah, same lang. Ikaw, MP. Ako siguro if I were straight, ako yung tipo ngayon na wala akong bias or anything. Hindi ako yung sexist na guy. Yes. Parang yes. I would get along with a lot of people, gays, guys, lesbians or whatever. Mm-hmm. Parang ganun ako. Kasi that's just me. And for me, that's how people should be. Na parang you don't have prejudice just because kasi attractive privilege na nga yun eh. Tama. Being a straight guy, privilege na yun eh. So, I think parang i-maximize mo yung privilege mo. I mean, do your best to help other people and, you know, don't make other people feel tama. Inferior. At saka may mga tao talaga magmamahal at magmamahal correct. Sa'yo. Pero na-curious ako, sabi mo nga if you're straight, ano yung magugustuhan mong klase ng babae? Yung introvert or extrovert? Feeling ko introvert. Ganda ng tanong. Feeling ko yung mga quiet. Kasi introvert. Even sa mga ano ngayon, na-attract ako yung parang,
parang may challenge ako na mapapatawa ko ba to? Ah, yung parang yun. Talaga natin ang challenge eh, no? Yeah. Kasi kung ako like ngayon, like yung mandal-dal-dal-dal ko na, feeling ko sasabog kami kapag magkasama kami. Like, ang dal-dal ko na, di ba? Another hour of class, mga ka-millennials. Bilis talaga ng oras. Yung topic natin dito parang hindi siya mauubos. So, di ba? Ano kaya pag-uusapan natin next week? So, sa next episode natin, abangan nyo na lang yan. Yes, we will still have days before our next episode naman. Right, kaya excited ako kasi let's end our kwentuhan here right now. Parang nakakabite, no? Yes, I am Chris Abaya at para tuloy-tuloy at madami pa tayong mapagkwentuhan, mga co-millennials, don't forget to follow us, like, and subscribe on our Facebook page, YouTube channel, and there you can send us a message or comment kung anong gusto yung pag-usapan natin every episode. That's right, co-millennials, we will be waiting for you guys to message us. Para naman talagang ramdam namin ang connections with you guys. I am Euluvye Pollack. And I am M.A. Buendia. See you again next week here on Millennial TV. This is our time.